I can't think nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better. Guys, puso po akong nagpapasalamat sa inyo for being us here today. Sa kanilina po, hindi kanilina po, Lucas, madakal na ba nalikod sa kurang ko sa ganung gubang niya sa akon. Sukrana ba na sa kinambata ni sa laki ina po, kanapagagkasla ko no, sa syakan mo agamay Islam, ando ko na lang na limono sa laki. Pagsukusukura ko kanu Allah Ta'ala sa sagaloy ng dulukas ko. Mag-insan siya kanil Papa Gordon, gusto lamo ng mga tagapadalin. So karana ko ng Papa sa kinatalabog sa Niyaba. O kanapan ng gulay Niyaba, ang isyo na di tamagantuntula. Uy, kaya sabab sa kanong... Sabab kanong kamiskino, siya sa kami, nadakamit, di kayo pagkatika, bulurod kanong pagali adun. Okay, na alhamdulillah ka apelido ko pula na dalutu pagkos pagali ta sa mga mayaba at hindi. Bali shalom to all of my friends, especially kay Tito Sa, kay Tita Jessrail. Thank you so much. Kayo ang sakse ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Kayo ang nagbigay sa akin ng lakas throughout everything. And to all of our guests, maraming maraming salamat sa pagpunta, sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. This means so much to me and Toto. We are very humbled for all of your love and support. At sa pamilya ng aking asawa, lalong-lalo na sa kanyang mga kapatid, nais ko lamang humingi din ng maraming-maraming salamat. Thank you so much for making all this possible for me and Kong Toto. Alam ninyo na hindi madali yung journey namin together, pero dahil sa inyo, sa suporta ninyo, eto na, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta at pagmamahal na pinapakita ninyo sa akin at kay Kong Toto. And to Toto's children, my arms, my heart, and my house are forever open to all of you. Thank you so much, and I promise to take good care of your dad. To my beloved husband, I know hindi madali yung lahat bago tayo pumunta sa point na to. Maraming challenges, katakot-takot na pinagdaanan bago tayo dumating sa punto na to. But still, sa awal mo, sa awal ng mahal na Allah, subhanahu wa ta'ala, kinaya natin. Nandito na tayo, panindigan natin. Toto, I know I may not be the first and I probably won't be the last, but I promise that I will do my best para maging isang mabuting asawa sa'yo. And I hope you know how lucky you are and know that I love you so much. This will be the last. Feel good, yeah, feel lucky. Again, maraming maraming salamat po. Sukran. Ismael Toto Manguda Dato ay isang politiko mula pagpunta niya sa bahay. Bukod sa napakaganda niya, nakitaan ko kasi si Sharifa, nakababang loob, malambing at napakabait. Higit sa lahat, kinatakot kay Allah at madasalit siya. Kaya noon pa man, nagustuhan ko na siya. At ilang beses ko na rin inalok na kasal, pero lagi naman niyang tinatanggihan. Hindi ko makakalimutan nung una kami nag-usap sa telepono. Talagang nakiusap ako sa kanya na tigilan na niya ako dahil hindi pa ako ready at marami pa akong gustong marami sa buhay. So ayoko pang mag-asawa. Eh kaya
sabi ko, kung pwede maging magkaibigan na lang muna kami para mas may kahit na lang. Napakasimpleng resto. So, yung first impression is kasi talagang napahama niya ako. Dahil kahit na napaka, alam naman natin kung ano siya sa politika at kung anong estado niya sa buhay, eh nakita ko talaga kung paano siya kumain ng napakasimple. Napaka-humble niya, simpatiko, magalang, respeto, at kapansin-pansin din ang kanyang pagiging religyoso. Doon na lang nagsimula ang aming correction. Lagi magpaymigan kami, tatawagan, magkakamustahan gabi-gabi. 2018 pa lang, may permanation na ilang matatanda sa amin ni Toto. Naalala ko na nung nag-judge ako sa Matalang, may isang matandang lalaki na biglang lumapit sa akin tapos sabi agad na si Kong Toto raw yung mapapangasawa ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na magpapakasal lang ako sa kanya kung talagang mahal ko siya at hindi dahil kung ano meron siya. Matagal-tagal din bago nasundan yung pagkikita namin ni Sharifa hanggang noong 2019 muli kami nagkasama sa Inaol Fashion Show sa Buluan, Mindanao. Napaka-memorable sa akin ng araw na yon dahil yun yung unang beses na hinalikan niya ako in front of the crowd pero sa cheek lang naman. For me, it was a friendly gesture lang naman yun. Pero siyempre, bilang papakita na rin na hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ko kay Sharifa, eh kaya hinalikan ko siya sa cheek. Toto has always been there to support and guide me. Noong mga panahon na ang dami kong bashers dahil nga isa-isang Muslim na pumasok sa larangan ng beauty pageant, si Toto ang isa sa mga taong nagpapalakas ng aking loob. Lagi niyang sinasabi sa akin na magdasal lang, magsabar, patibayin at palakasin ang aking loob. Lagi din yung sinasabi na huwag bumante at magsalita na ko sa masaka ko sapagkat yun ay hindi kautusan ng mahal na Allah. At malaking katangian ng pagiging isang Muslim ay nandoon ang salita sa bahay. Ganoon mo kasi nila kilala si Sharifa na tulad ng pagkakilala ko sa kanya at hindi rin nila alam ang buong istorya sa likod ng pagsali niya sa mga pageant. Maganda, mabuti ang kanyang hangarin para sa kanyang pamilya at para mapaunlad ang sarili. I did what I needed to do to support my family. And I did what I thought I'd do best. Nagbunga rin naman. So I was crowned Lucena Filipinas 2018 and Miss Asia Pacific International 2018. On that same year. Isa rin si Sharifa na napupusuan ng mga organizers na ilalaban sa Miss Universe pageant. Pero pinalagpas niya ang opportunity na yun just to finally settle down with me. She's a simple, modest, and humble woman. Hindi niya tinitingnan kung ano meron ako o kung ano ang luho may bibigay ko. Mas matimbang sa kanya ang pagmamahal at totoong manasakit. Bukod sa nakabitong karangalan ng naging Miss Asia Pacific International, isa talaga sa biggest dream ko ang sumali sa Miss Universe pageant. Ngunit di man natupad, no regrets because right now, I am wearing the greatest and most special crown of all to be Mrs. Sharifa at Gilmang Udalab. Pinapanalangin ko noon na sana ay mapupunta ako sa isang lalaking nasa kanya ang katangian ng isang tunay na Islam. Ang ibig kong sabihin ay nasa kanya ang tinatawag na simbahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na may takot sa mahal na Allah. Kaya naman, nakita ko rin kay Kong Toto ang kabutihang loob, kabaitan, respeto, at higit sa lahat ng pagpapakumbaba. Aside sa napakamasabat niyang tao, napakaaliwalas din talaga ng kanyang puso. Yun ang sobrang minahal ko at sobrang hinangan ko sa kanya. Bibihira na lang kasi yung mga taong ganyan sa mundo, kaya napakaswerte ko at sinunod ko ang aking puso na mahalin siya. Yung tapang ni Sharifa, pambihira, sa kabila ng lahat ng hamon at mga masasakit na salita ipinatro sa amin, hindi siya sumuko.
hindi niya ako iniwan. Para sa akin, yun ang tunay na pagmamahal. Naniniwala ako na ang lahat ng nangyayari ay isang bahagi ng malaking plano ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ay mga simpleng tagasunod lang ng kanyang kagustuhan. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang aming naging gabay at sandigan. Sa pamilya ni Toto, hinihiling ko sa inyo na sana ay bigyan ninyo ako ng pagkakataon na maipakita at maiparamdam sa inyo ang tunay na pagmamahal ko kay Toto. Hayaan ninyo akong mahalin siya at alagaan sa abot ng aking mga kaya. Para sa pamilya ni Sharifa, patawad ko ngayon lang kami lumantad at nagpahayag ng totoo naming estado. Paumanhin din sa lahat ng nagmamahal kay Sharifa na matagal ding naghintay ng konfirmasyon at kasagutan. Sana sa pamamagitan nito ay masagot na ang lahat ng mga tanong upang makapamuhay na rin kami ng mayapa at privado. Sana ay maiintindihan ninyong lahat na hindi madali para sa amin ito. May mga tao kasing ayaw namin masaktan, may mga relasyong aming iniingatan at may mga buhay na aming pinapahalagahan. Maghintay lang kami ng tamang pagkakataon at ito na ngayon. Sa uling pagkakataon, nais kong linawin na hindi ko naging kalaguyo si Sharifa kalaman. Pinakasalan ko siya at buong puso ako naniniwala na tinanggap niya ako bilang isang asawa dahil mahal niya ako at hindi dahil sa aking isa. Maraming salamat sa inyong pag-unawa at suporta. Salamat sa inyong patuloy na pagmamahal, respeto at pagtanggap sa akin at sa aking asawa si Sharifa. Pagpalain nawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala.